Gawa tayo ng bar spade with side part. Ganda ng kanyang buhok ko, itim na itim. Try nating gumawa ng ganitong bar spade sa ganitong klase ng buhok. At lalagyan din natin ng hair design. Hindi man tayo masyadong eksperto sa paggawa ng mga hair design, pero subukan pa rin natin at pilitin pa rin natin na masunod yung gusto ng ating client. Overcomb muna dahil makapal yung kanyang buhok. And then gamit tayo ng trimmer, gawa tayo ng baseline na ka-curve. Mababa lang para pag gumawa tayo ng transition ay sakto pa rin. Ganun din dito sa kabila. Medyo nakakabulol ng konti ha. Gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Pa-curve din yung gagawin nating pag-blend dito. Same din dito sa kabila, number 1 na clipper guard. .5 na clipper guard. Mas mababa na konti yung paghagot. Focus lang tayo dito sa may guideline. Zero close, zero open. Pwede natin laro yung adjuster sa pagmura ng guideline. Bakit kailangan natin i-open? Kapag napapataas yung paghagod, mabalansin yung pag-blend, kailangan natin i-open. Para mabura yung guideline, i-close naman natin ito. Pakanto-kanto lang ng pagpapatama ng talim. Gamit tayo ng gunting sa pagbawas ng mga mahahabang buhok. Okay naman na gumamit ng gunting kapag malambot ang buhok at madali itong suklayin. Taas natin yung buhok sa may noo para makagawa tayo ng lineup. Dulo lang ng buhok dito sa may noo, end lang ng line. Ganon din sa kabila. Lagyan ng bikat sa likod. And then gawa tayo ng simpleng design. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito. Alam nyo naman, hindi tayo masyadong expert sa paggawa ng mga hair tattoo o mga hair design. Kung ano lang yung ating makaya, eh syempre ganun lang yung magiging resulta nito. Hita natin yung gilid. At yon, pwede na. Okay na. Hindi pa pala, nag-aahit pa. Putulan natin yung ibabaw, texture ng konti, and then putulan na rin yung haba nito. Texture na may kasamang pagputol sa haba ng kanyang buhok. Ayun, ito talaga yung okay na simpleng bar spade na may kunting hair design dito sa kaliwang bahagi. Maraming salamat mga kabarberos.